Hindi nga mapigil ang matawa ni LeBron James, mga idol, sa ginawa nga ng kanyang mga Lakers teammates sa locker room. Pero bago natin pag-usapan yan, mga idol, ang balita muna sa atin ni Shams Aranya patungkol nga sa Dallas Mavericks dahil they are seriously considering daw the possibility ng pagsashutdown dito kay Luka at Kyrie this season. Well, mga idol, I think this is the indicator na sumusuko na ang team ng Dallas Mavericks ngayong season. Alam nilang wala silang chance sa mga idol na mag-ingay sa playoffs or umabot man lang sa last year's achievement nila, mga idol, ng Western Conference Finals. Talaga namang hindi magandang naging experiment. Hindi magandang naging trade na ito para nga sa team ng Dallas Mavericks. Hindi nga magandang naging desisyon nila na alisin ang isa sa mga top defenders nila na si Dorian Finney-Smith at ang playmaker nila off the bench scorer na si Spencer Dinwiddie. Bumagsak nga talaga ng todo na deplete ang kanilang ang depensa. Parang sila na yata ang may worst defense ever since the trade. Tapos nawalan pa sila ng scorer, punch off the bench na si Spencer Dinwiddie. Yes, lumakas ang kanilang mga starters dahil nandyan si Kyrie Irving. Pero hindi lang naman nabubuhay ang NBA team sa starters. Kailangan din mga idol ng off the bench players na makakapag-contribute and syempre defense. Alam naman natin na yan ang dapat na number one priority, hindi NBA kung gusto mong ang magkampyon. Kaya naman ngayon mga idol ay parang ang durog itong team ng Dallas Mavericks. For sure problemado ang kanilang front office at for sure na medyo may pagsisisi silang nararamdaman dito nga sa trade na ito, sa experiment na ito. Dahil gusto rin nilang bigyan kasi si Luka Doncic ng kapartner na star player na itong si Kyrie. Kaso mga idol, masyadong ang maraming butas ang nadagdag sa team ng Dallas Mavericks ever since that trade. So we will see nga mga idol sa upcoming free agency kung ano ang magiging approach ng team ng Dallas. I-resign ba nila si Kyrie tapos pupunan yung kanilang mga problema or babalik nga sila sa kanilang dating team na Luka Doncic and then a bunch of star role players na nagdala nga sa kanila sa Western Conference Finals last season. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong ginawa ng mga Lakers teammates neto ni LeBron, kaya naman siya'y natawa nga sa gitna ng interview. Pero mga idol, hindi lang ito ang unang beses na nangyari nga ito at eto mga idol, nahuli kam na nga. Dahil eto nga ang kanyang mga teammates mga idol sa background at maririnig nyo naman na they are making goat noises mga idol pagpapatungkol nga dito kay LeBron James. Pakinggan nga natin ito mga idol. Certainly, how does that feel though now? Another game, another good performance, you know, AD, another 40, Rui, you know, things clicking. Game ball, definitely go to Rui for sure. I mean, he was all over the floor, not only offensively, but defensively. Big time, couple big time blocks, rebound. So obvious naman mga idol na they are making goat noises nga talaga. At sabi nga ng mga Lakers fans ay napapansin na nga daw nila ito sa past interview. Na tuwing si LeBron James nga daw ang natatanong ng mga reporter ay they are making goat noises na pagpapatungkol kay LeBron James bilang the greatest of all time. At kung natuwa dyan si LeBron James mga idol ay natuwa rin ang maraming Lakers fans dahil pagpapatunay daw ito ng talagang napakagandang chemistry ng team ng LA Lakers kahit nga bagong team sila. They are having fun nga daw and nananalo pa sa court, kaya naman daw masaya ang mga Lakers player. At dagdag pa rin ni Malika Andrews mga idol na report niya yata nung nakaraang linggo, nakaraang mga buwan na yata ay sinabi niya, "Being in that locker room last night, this is the highest, the happiest, most upbeat that I've seen the Los Angeles Lakers in a long time. It was downright jovial and laughing after the game nga daw." At yan mga idol ang ilan sa mga patunay na itong team ng Los Angeles Lakers. Ang chemistry nila mga idol ay parang 99.9% na nga ever since the trade. At nakikita naman natin sa court ito mga idol, talaga namang they are really having fun. At most importantly, they are winning.